Naka-play na yan? Hindi nga, naka-play na yan? Oo nga. Dahil, nagtay mo lang talaga. Baka sabihin nyo lang, kakao ko, dalawa pa yung nakilera rito. Nga pala, shoutout Reyes. Baka naman. Shoutout nga pala kay Tupak na Mataba. G, salamat sa magandang G-tishes mo. Shoutout nga pala, Boss Toy, nagbigay ulit sa akin na yung cup. Thank you. What's up, Pinas? Yo, what's up, Pinas? Welcome to our, ano ba to? 6 na, no? 6G? 6G session! Woohoo! Yeah. So, ano, tuloy na tayo dito sa isang napag-usapan namin to eh. Tungkol sa isang rank to riches na, ano ba siya? Nag-start siya ng 17 eh. I think mga nasa 18 or 19 years old na siya eh. Alam na ng iba to kasi 2 months tong nabas eh. At mga tao, tumaas ang kilay dito sa taong to. So, pag-uusapan natin and the topic is the Kang Kong Chief's original king, Josh Mojica. Nice! Yon. Idol to, idol. Kaya ito, napag-usapan namin kasi napansin lang namin sa social media, talagang tumanggap siya ng ano, matinding mga bash talaga. Ngayon, kaya namin napag-usapan to. Baka sa mga usap-usapan namin, may mapulot kayong konting aral. Konti lang naman. Hindi naman, actually, sana mapulot nyo aral talaga. Huwag na yung kalokohan, ha? Actually, ano eh, regarding this matter naman, hindi naman din kami magbabash. Siguro sa amin lang, parang ano lang, kuro-kuro. Or ito, napag-uusapan lang namin. Pag-uusapan lang. Kasi, misi kami, nasasabi namin, yeah, we're proud of this no kid. Kasi talagang bata pa lang, nagpursige, millionaire na kagad eh. Tama. Diba? Yung mindset kasi niya talaga, kakaiba. Pero, ano natin, tignan natin. Kasi may mga, on my own opinion, sa main ko, napakaswerte lang kasi nila talaga ngayong panahon na to. So, umpisaan natin. Kasi, ito yung actually na mga naging viral sa kanya na in-interview siya. So, umpisaan natin. Okay. Sample tayo dito sa isa. Hindi na din ako babalik sa college. Unang-una, wala akong masyadong belief sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi karamihan ng na-experience ko sa journey on how to have successful life, wala ako halos nagamit masyado na galing sa eskwela. Ito seryoso to, ring talk lang. Wala talaga ako halos nagamit. Ang nagamit ko is self-earned knowledge. Sino mga nagamit ko? Ang focus ko ngayon, I will try my best to go hard on this business. Gagawin ko lahat, aaralin ko lahat to have a really successful business. At ang sagot ko, kung babalik pa ako sa college, hindi na, bakit? Kasi hindi ko na siya priority. Ang priority ko ngayon, maging isang magaling na CEO na meron at capable para madala ko yung business ko sa success. So, yun yung ano, first video. Check din natin isa. Kasi medyo kaduktong to eh. Ito seryoso to, real talk lang. Wala akong masyadong belief sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Diploma or diskarte? Unang-una, wala akong masyadong belief sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi karamihan ng na-experience ko sa journey on how to have a successful life, wala ako halos nagamit masyado na galing sa eskwela. Ito seryoso to, real talk lang. Wala talaga ako halos nagamit. Naniniwala ako na yung school, parang ano, it could make you a living. So, kung tatanungin mo kung diploma o diskarte, hindi na mahalaga. Hanapin mo kung saan ka, hanapin mo kung anong purpose mo sa life. Kung saan mo makita yung purpose mo, yung greater value mo sa society. Kumuha ka man ng diploma, magdoktor ka, walang problema. Dumiskarte ka man, maging empleyado ka, mag-hustler ka, walang problema. Tsaka, hindi na din ako babalik sa college. Hindi na. Hindi na din. Kasi, ang focus ko ngayon, I will try my best to go hard on this business. Kasi, priority ko ngayon, maging isang magaling na CEO na meron at capable para madala ko yung business ko sa success. Ayun. So dito marami nag-wow. Dito marami nagtaasan ng kilay sa kanya eh. Yung, regarding to sa diploma and diskarte, which is kasi sabihin na natin, hindi lahat kasi nabibigyan ng chance na ganito. Yes. Oh. Di ba? Yung ba sinasabi nga eh, if you want it, if you dream it, if you want it, go for it. Yes. Kaya lang kasi ito, ang hirap lang kasi, hindi lahat kasi ng tao is pantay-pantay. Tama. Ang aking kasi, parang, you can motivate or influence somebody regarding this matter. Kaya lang kasi,
yun nga, hindi naman sinaswerte lahat ng ganito. Iba nga eh, nakakailan pa, 10 business. Bago pa mag-success. Bago nakaka-success sa success talaga. Ngayon siya, natsambahan niya eh. Naging swerte siya. So yun, and sabi na natin, plus, yung internet natin ngayon. Yeah, the social media, yung YouTube. The power of social media. The power of the internet. Search mo lang yung ganyan, may sagot. Matututo ka talaga, which is, sabihin natin, hindi katulad dati, walang internet. So, saan ka kukuha? So, diskarte talaga eh. Kailangan talaga mag-aral. Aral ka, diskarte, street. Sabihin na natin, yung iba kasi, street knowledge talaga. Hindi, halos karamihan naman kasi, ganyan yung nangyayari ngayon eh. Kasi tama, puro hassle lang eh. Kumikita naman sila. Ang tanong ko, bakit sila humahasel? Para kumita. Para kumita. May pangbuhay. Para may pera. May pangbuhay. Tapos, pag nagkapamilya, pampaaral ng anak. Hindi sa pag-aaral din babalik. Oo. So, which is totoo naman. Pero sige, tuloy mo. Meron ka pa ba yung kasabihin na ano? Which is, kasi ang sa akin, mas maganda pa rin kasi ano eh, may diploma ka eh. Sasabihin na natin, yes, hindi ka man graduate or hindi ka naging successful sa mga business mo, at least may backup ka, may diploma ka. Yes. Alam naman natin, ang mga company, hindi kumukuha yan ng ano, undergraduate. Eh. Kung wala naman undergraduate, hindi ka mare-regular. Tama. Yes, oo, tama. Diba? Yan ang problema doon. Unless na magka-hustle ka lang na, katulad, ikaw, EI, graduate ka ba? Yes. Oh, yung graduate. Pero ano yung trabaho mo? Malayo sa diba? Sa course mo. Sa course ko. Pero nagamit niya si Papa noon. Kaya lang kasi yun nga, ang layo sa course ganun. So parang ang dating kasi parang nagha-hassle ka rin sa ganun eh. Sabi natin commission. Nagha-hassle ka noon eh. Diploma, diskarte. Sa akin diploma kasi sumusunod din naman diyan ng diskarte. Magiging backup mo siya eh, sa ano mo eh. Pag hindi ka sinuwerte nga doon sa business, backup mo siya, makukuha ka ng mga company, then siguro, pag sabihin na natin naka-ipong ka, balik ka ulit, hanap mo ulit, ng business mo ulit. Diba? Ay, iba nga. Actually, yung iba, may kakalala ko, habang nagtatrabaho sila, meron silang small business. Sa side hustle sila. Oh, mas maganda yung gano'n. Hanggang, ayun na, lumaki, bumitaw na sila sa trabaho nila. Ayun nga kasi yung tinatawag na diskarte. Habang nagtatrabaho ka, hindi lang natutulog yung pera mo. Yes. Hindi lang puro palabas. Ibig sabihin, yung kinikita mo, hindi lang puro palabas din yung pera mo. Ibig sabihin, pag nagtayo ka ng negosyo, umiikot yung pera mo at tumutubo pa. Yes. Tama. May inaasahan ka ng sahod kinsenas katapusan o kung ano man date yung sahod na pinipir sa inyo. Tapos, meron ka pang extra negosyo, income. Meron ka pang income. At hindi lang yun. Siyempre, negosyo yan. Nakakatulong ka pa. Yes. Diba? Nakakatulong ka pa. Tama. Meron ka pang, sinisweldohan ka na, ikaw rin, nagsisweldo ka rin. Yes. Kaya yun, actually, may mga nakikita rin naman ako ng mga storya na ganyan na habang sila nagtatrabaho, small business, talagang ang yung mga kwento, pag narinig mo, grabe eh. Nag-fail ako sa ganito, dilipat ako sa ganitong ano, nag-fail ako, lipat ulit ako sa ganitong produkto. Hanggang, nakita ko kung ano yung ano, doon ako lumago. Isa rin akong istorya din. May dati, yung working ako sa isang company, nakausap ko yung client. Nagtataka ako, sir, ba't yung garahe mo punong-puno ng mga food cart? Sabi niya, actually, side business ko yan. Sabi niya, okay. Kasi, tapos, explain niya sa akin eh. I'm ganito, AVP, Assistant Vice President ng isang company, pero siyempre, lumalaki pamilya niya, then gusto din niya umalis doon sa lugar nila kasi ma-establish yung pamilya niya. Kasi yung lugar nila hindi area kasi hindi ganun kagandahan para sa kanya. Hindi ganun paayos. Gusto niyang lumipat daw somewhere na mas pang subdivision, ganyan. Natanong ako, bakit ko ganyan? Sabi niya, ano yan? Kung ano yung usong nakiklik na food business. Pinapasok niya. Side hustle niya yun. So, sabi niya, ang bilis lang ng ROI, return of investment, saglit lang. Sabi niya, isang 1 year, nakukuha ko na. Tapos kita na ako. Ngayon, ang diskarte ko, pag nakikita kong humihina na siya, bitaw ako, hanap ako ng bago. Hindi niya para pag-aksayampan ng panahon na mapunta sa paglubog talaga. Tapos ngayon,
yan mga yan, binibenta ko. Baka gusto mong bilhin, 5,000, gagalan ako. So, pera pa din. Pera pa din ang pumapasok. Kasi kung food cart yun, papalitan mo lang ng label, papalitan mo lang pangalan niyo, kung anong negosyo ko yun, yun ay ipalit mo rin. Diba? Sabihin na natin, oh, sabihin ko na yung produkto. Nakamura ka na, pero bawal magmura na. Diba, sabihin na natin yung produkto, nauso yung sago. Orbits siya. Ayan ang kalaban ni sago dati. Okay. Tapos yung tawag dito, Hong Kong Noodles. Hong Kong Noodles. Hmm. So yung may kalaban noodles din yun, hindi ko lang alam yung pangalan, yun dun yung inunin niya. Lahat yun kumita daw. Pero ang sinabi niya sa akin, ang steady niya talaga ngayon, ang hindi nawawala daw talaga sa sirkulasyon niya yung potato corner. Kasi alam ko, kung ang potato corner. Baka naman. Shoutout yan. Shoutout sa'yo. Okay, moving on tayo. Ito yung next video. Dali. Hindi pa kami tapos mag-comment doon sa sinabi niya eh. Na? Just karte o diploma. Mm. Okay, ano bang ano nyo, sa tingin nyo, sa inyo? Nakain pa ako, sabihin nila nga. Bastos ko pa ganun. Ikaw mula yan. Sige. Para sa akin naman, tingin ko, mas maganda may diploma. Pero, mas magaling kung may side hustle. Mm. I-discarte ka sa buhay. So, yun nga, tulad ng sinabi ni Don, kung hindi ka nag-success sa ibang business na ginawa mo, magagamit mo yung diploma mo. Pwede ka mag-office or kung ano man yung natapos mo. So, ayun, para sa akin, mas much better pa rin yung may diploma. Okay. O naman, tawala na akong inumaya. Okay. Ako, same din ako sa'yo. Gusto ko siyempre may diploma. Kasi marami tayong ibang mayayaman dyan na hindi nakapagtapos, which is katulad ni Josh. Diba? Pero yung iba at yung ibang mga kilala, mas pinili nilang mag-aral ulit at magkaroon ng diploma. Kasi sa ganyang negosyo, ngayon lang click yan eh. Hindi mo alam kung kailan, syempre nananawa rin yung tao eh. Diba? Ang knowledge mo, street knowledge mo, andyan lang sana ang ginagalawan mo sa negosyo mo lang. Pero pag may diploma ka, may pagmamalaki mo pa sa magiging anak mo, kaya ka nga nagtatrabaho, kaya mo nga gusto mong kumita ng pera para maiiahon mo sa buhay ang pamilya mo, di ba? Eh, may kapatid ka. Kung may kapatid siya, di ko alam. May kapatid ka na nag-aaral. Ano yung sasabihin mo? Huwag ka na mag-aral, tulungan mo na lang sa negosyo mo. Ganun ba? Eh, tapos magkakapamilya sila sa in the future. Pag-aaralin din. Hindi naman siguro natin masasabi na, pero wag naman sana, na bumagsak yung negosyo nila, ano na mangyayari sa kanila? Pag nagkapamilya siya, pag-aaralin niya yung anak niya. O diba? Tapos sasabihin niya sa anak niya, gusto niya tayo makapagtapos, anak. Huwag mo kong gaya, hindi ako nakapagtapos. Meron kang pagkakataon para magtapos. Yes. Diba? Which is, hindi mo lang ginawa kasi. Kasi sabi mo, ayaw mo. Hindi, I mean kasi naging successful ka na yan. Nakahawak lang ng pera, ayaw niya lang. Pero much better na ako, kung ako kay Josh, much better mag-aaral na mag-aaral ulit. Patuloy niya yung pag-aaral niya. So, yeah, actually, kasi, ano yung sa akin, pwede naman siya mag-aaral eh. Why don't you take the business sa ano? Sa ano mo lang yan, kumbaga yung pag-aaral mo, yung pwede naman yung kahit nasa bahay ka lang, mag-aaral ka eh, magkano ka ng tutor, di ba? Like, actually, yun ang ginagawa niya. Home study? Hindi siya nag-home study, dealing lang sa YouTube. Alam ko kasi, kumukuha na din siya yung sa mga what do you call this, yung mga seminar. Uma-attend siya sa mga ganyan. Uma-attend siya ng mga ganun, or may tinatawag tayong mga ano eh, mga small class tawag dito. Yung mga nagbibigay ng ano, how to be a successful marketing, ganyan. Yung strategy and everything, ganyan. Hindi ba pag-aaral tawag doon? Pag-aaral ka lang, hindi siya as a college diploma. As academic na school. Hindi ka tulad sa college. At ganun. The same time, yung ginamit niya kasi doon, tinanong sa kanya kung mag-aaral ka pa ba. Diba? Tama. Correct me if I'm wrong. Tama ba ako? Yun yung narinig ko. Yes, so yun lang. Mag-aaral. Hindi, pero ma-attend siya ng mga classes ng mga Which is pag-aaral pa rin kasi yun. Mag-aaral pa rin po kasi yun. Pero mas maganda, may diploma. Sample, yes, Shaquille O'Neal, milyonaryo. Yes, pero ang daming businesses. Pero nag-aral pa rin siya, tinuloy pa rin yung pag-aaral. Doctorate na yun. Naging doctor siya. Di ba? Kasi hindi ka lang magpo-focus sa isang negosyo eh.
palalagay mo. Siyempre, hindi naman lahat ng negosyo pare-parehas ang takbo. Kasi actually, ang problema rin ni Josh ngayon, eh, sinabi niya sa mga recent vlogs niya, yung return of ano niya? Investment. Hindi, return of ano yung mga clients, customer. Mm. Yun ang pinaproblema niya. Isa mo? Okay. Kasi ewan ko kayo kung natikman niyo na yung Kang Kong chips. Kasi ako natikman. Personally, ako natikman ko siya. Iba yung nasa isa. Sige. Natikman ko yung Kang Kong chips. Hayop ka. Alam ka iniisip ko. Ibang Kang Kong. Yung Kang Kong chips actually, ano siya, kung ano siya eh, impact niya medyo malaki, 120 pesos. Okay. Yung iba, siyempre, hindi lahat nakakayang bumili. Yes. Medyo 120 expensive. Pesos is still 120 pesos. Oo. Yeah. Ang dating nung sa iba, apakamahal for Kang Kong chips. O siyempre, sasabihin natin, bakit 120? Siyempre, may tao kang bayaran, yung sa Kang Kong, or whatever pa nung ginagamit nila, kung ano pa yung binabayaran niya, kuryente, or yung mga materials. Pero yung yun nga, in taste niya, okay naman sa akin. Mm. Pero yung sasabihin ko na yung iba sinasabi na babalik, hindi daw. Ako, pwede, pero hindi ba ano, hindi katulad ng ano, babalik ako agad. Siguro matatagalan bago ulit ako matik. Ang dating kasi parang na-hype lang siya. Yun ang ano. Kasi sabihin, ewan ko ah. Oo, hindi ko rin ano. Sorry. Baka lang kasi sa social media, kasi gawa din nung post ni Senator Ping Lacson. Na hype siya doon eh kasi yung natikman ni Senator Ping Lacson yung Kangkong chips, sumorder sa kanya ng 500 ka, okay. Sa tingin ko doon eh doon nagsimula eh, doon siya sinuwerte, doon na pumasok eh. So naging curious yung tao, ayun na pumasok doon, pumasok yun. Senator yes. Baka naman. So ano, move on tayo. After hard working day, after mo puro sige ng ilang oras, saan ka nag-a-unwind? Of course, nauna, nag-a-unwind ako sa family ko, sa friends ko, sa girlfriend ko, and sa kotse ko. You know, patrol the streets, flex on the broke boys. So, simple lang, kasi simpleng tao lang din naman ako. Simple ah. Saan daw siya nag-a-unwind? Sorry. Saan siya nag-a-unwind? Sige, sabihin niyo na sa akin. Family. Friends, girlfriend, sa kotse niya. Kotse niya. Flexing sa mga broke boys. Sinasabi niya. Sinasabi niya. Pero simple lang akong tao. Simple lang. Finlex niya yung labo parang niya. Parang ang labo eh. Di ba parang... Simple ka lang. Magalit ako sa inyo magagalit. Pero kasi... Pero iba yung... I'm a fan of his mind. Yung kung paano siya mag-isip sa pagiging CEO or yung palagay niya yung business niya. Pero yung delivery niya ng mga ganung bagay. Di ba? Sabihin na natin, may katapatan siya. I'm happy dahil may pera ako or anything. Money makes me happy. Yeah, sabihin na natin, totoo naman yun eh. Di ba? Yung recent mga vlogs natin. Di ba? Yung tungkol sa mga materialis na bagay over sa love. Hindi naman masama na ano eh. Sabihin na natin yung pagmamahal, di ka mabubusog dyan or whatever. Yes. Hindi naman sinasabi na magpakatanga ka na sa pag-ibig. Siyempre, kung mahal mo yung tao, siyempre, kailangan mong magtrabaho, ibig mo yung tao, lahat, di ba, in-nurture mo. Kaya lang kasi yung dating sa akin ito, yung atake niya, parang medyo arrogante yung dating. Yung ba yung ibig mo sabihin? Pwede siyang magmayabang, kaya lang, pero kasi, alam mo, may pagyayabang kasi siya eh. Meron yun. Yun niya isa doon. Kaya siguro, kasi meron yung reflex. Kasi yung dating sa akin dito, nagtutubayin sa ako, ito ba, nagyayabang ba yung taong to? Or he's trying to put the words to the people na nandito ko ngayon, kaya niyo din. Kasi yung how you said it eh, yung dating sa tao. Yung deliberation kasi. Kung ano ba dating sa tao. Diba? Hindi kasi lahat may iintindihan siya. So isa rin yan sa nabash na... Yes, oo. Okay. Tsaka isa pa ha, malay mo yung mga nasabihan niya or nakarinig na mga bro, isa rin yun sa bumili ng product niya. Kasi ginawa siyang idol. So pwede, masakit yan. Masakit yan para sa kanila. So ingat-ingat lang din tayo. Kung ako, tama ka rin doon. Kung ako kasi... Bumili ako niyan, hindi rin naman ako ganun kayaman, hindi rin ako ganun kapera. Bumili ako niyan. Tapos, at the same time, kaya ako bumili niyan dahil sa hype ng... Naging idol ka, naging, ganun. Naging idol ka, galing nga ito, tikman ko nga itong sinasabi nilang Kang Kong chips. So, tinahan yun. Then, biglang narinig or napanood yung video mo na ganyan, yung interview mo. Parang ang dating sa akin,
parang arrogante naman yung dating. Medyo, parang, medyo arrogante. Kung nga, masarap nga, ano, pero hindi mo dapat sabihin sa akin. Uh-huh. Ganun. Uh-huh. Diba? Kasi ako, pinilit ko lang bumili, diba? Uh-huh. Kasi nga, broke din ako. Pero nagigits ko rin yung point niya na, parang ano nga, diba? Kaya ako pin-Netflix. Kasi meron din ako. So, hindi lang naman siya eh. Kahit naman yung mga pyramiding before, diba? Ang dami nag-Netflix din ng mga sasakyan. Ah, yes. Diba? So, ganun lang yung pang-engganyo sa tao. Yes. Pero yung mga yon, wala sila sinasabing salita, ano. Pin-Netflix lang nila yung sasakyan nila. Flex lang. Iba rin kasi yung mga ganun. Kasi baka mamaya, ganyan lang siya talaga, ma-misinterpret natin, diba? Yun lang. Ito yung next one. Hindi na ako babalik sa college. So kung tatanungin mo kung diploma o diskarte, hindi na mahalaga. Kailangan mong tanggapin na influencer ka na. And probably isa ka na sa mga iniidolo ng mga kabataan ngayon. Kaya itong mismong video mo na to, pwedeng mali yung maging dating sa mga kabataan. Napanood ko naman yung podcast and hangang-hanga ako dun sa mindset mo. And para sa mga makakapanood nito, panoorin nyo yung podcast ni Franklin Miano and Josh Mojica para mas maintindihan nyo. Ito yung opinion ko dyan. 2.3 million ang nakapanood ng video na to. Paano na lang kung yung kalahati doon ay mga kabataang nag-aaral pa lang? Paano kung madigest nila to in a wrong way? What if 10,000 dun sa nakapanood sa'yo ay nagbago ang mindset tapos hindi na nag-aral? Eh hindi pa naman sila equipped ng tamang mindset and skills. Sure ba tayong magiging successful sila sa business ventures nila? Sobrang okay yun kung oo. Pero let's accept the reality na hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng tamang break. Ano nang mangyayari sa kanila pag yung inaakala nilang magandang daan na tinahak nila, eh hindi pala ganun kadali. Maghahanap na lang sila ng trabaho. Ang tanong dyan, eh madali ba silang makakahanap ng trabaho kung hindi sila graduate? Kung yung mga graduate nga nahihirapan pa maghanap ng trabaho, eh paano na lang kaya yung hindi? Ayun, di ba? Yung sinabi, di ba? Mm-hmm. Mismo nag-graduate, ang hirap na. Hindi lang yun, di ba? Yes, sinabi nga niya, kaya siguro malakas yung negosyo niya dahil wala pa siya masyadong kalaban. Mm-hmm. What if ganun din yung naging mindset niyan? Tapos nagbenta rin ng kangkong chips na mas masarap sa kangkong Actually, chips. Actually, meron na nga eh. Oh, see? Meron na. Then may kakompetensya ka na. Eh di, ano na lang yung negosyo mo? Meron ka na ngayong habulin, mape-pressure ka niyan, di ba? Ngayon, mag-aaral ka ulit ng bagong strategy. Mm-hmm. Andun pa rin yung pag-aaral. Mag-aaral ka pa rin. Tawa, mismo. Kaya lang ito nga yung sinabi kasi nito ni Sir Rock. Yun nga, kung yung iba nga, graduate na, may diploma, hirap pa nga rin maghanap ng trabaho. Di ba? Eh, ikaw pa na ganyan. Yun nga lang kasi, wala na rin ako masasabi kasi ikaw yung sinwerte talaga. Pinagpala talaga pinagpala ikaw. Kumbaga, sinalo mo lahat yung swerte. Oo. So, tuloy natin ito. Dito sa Pilipinas, napaka-choosy ng mga trabaho pagdating sa tinapos mo. Kaya hindi natin pwedeng i-apply yung mindset ng ibang lahi kasi nasa Pilipinas tayo. Para sa mga kabataan, ituloy nyo pa rin yung pag-aaral nyo. Pwede nyo naman i-explore yung pag-business habang nag-aaral eh. Pero dapat priority nyo pa rin ang makapagtapos kasi fallback nyo yan. In life, you need both. Hindi pwedeng puro aral at diploma at mas lalong hindi rin pwedeng puro diskarte kasi parehas siyang importante. Yung ganda ng sabi niya, yeah. Balance. Balance. Diba? Galing ni Sir Rock. So, ito yung ano, next. Does money buy his happiness? Yeah, of course. Money buys happiness. Look at the goddamn smile on my face. Explain mo bakit? Wala silang pera. Yun lang yun. Kaya sinasabi nila na hindi nabibili ng pera ang kasiyahan. Wala silang pera. They don't have any. Kasi, unang-una, hindi mo mapapasaya ang buhay mo. Hindi ka ba sasaya kapag yung pamilya mo maginhawa ang buhay? Hindi ba masaya yun? Totoo. Hindi ba masaya yun na kapag kailangan ng gamot ng isa sa kapamilya mo na papagaling mo agad siya dahil may pera ka? Kasi, alam mo tol, na-realize ko na mahal gumawa ng masasayang memory. It requires money. Yung mga experiences na gusto mong ma-experience, kasama ang pamilya mo, kasama ang nobya mo, kasama ang mga mahal mo sa buhay, it requires money. Ito na lang, tingnan nyo na lang ha. Pag bumunta tayo lahat sa langit, tingin ko ang totoong flex, ang real flex, ano ang nagawa mo sa lupa. Ba, magkakasama tayo dun. Atol, kami kasi, bahay-bahay lang kami yung pamilya. Diba? Ganun ko siya tingnan. So, yes. Yung happiness, mabibili mo siya. Mabibili mo siya. Wow. So, anong dating sa inyo nito? Anong dating? Hindi, sa akin, halo. Sa akin din, halo. Pero, para sa akin, tama naman din yung sinabi niya. Pero, yun na nga tayo. When it comes to death,
wala ka na rin magagawa. Hindi mo na rin mabibili yan. Hindi mo rin madadala. Dadala. Yes. Hindi, I mean, hindi mo mabibili na para maawat ka sa, ano, di ba? Pagkamatay. Pagkamatay. Hindi na rin mabibili yan. Although, tama rin naman yung sinabi niya na it requires money pagdating sa happiness ng pamilya. Tama din naman. Actually, pasok din naman. Depende lang siguro sa ibang mga karinig. Parang may pagka-arugante. Pero at the same time, straight to the point naman siya. Oo, tama naman. Sakto naman. May pinupunto. Para sa akin, goods naman. Mm-hmm. Kasi ganun din sa akin yung point na, tama nga naman din. May point. Hindi ko naman sinabing tama lahat na sinabi. Mm-hmm. May point siya. Uh-huh. Kasi nga naman, kung bahay-bahay lang. Pero minsan ha, mas masarap pa bonding ng pamilya pag nasa bahay. Yes. Diba? Kasi, iba-iba kasi yan eh. Depende. Kasi hindi naman lagi, ay ang pera mo, hindi naman lagi araw-araw yes. Nandiyan yan eh. Sa, lalo na sa mga average na worker lang, quincenas katapusan. Pero di ba mas maganda yung galing yung tatay, nanay mo sa trabaho, tas uuwi, magbabanding pa kayo. Yes, kakain kayo sa bahay. Kakain kayo, nag-uusap kayo. Happiness na yun. Yes, simple good, happiness. Good memories. Good memories din. Yan, yung mga ganun bagay same na, lang yun sa mag-a-abroad kayo. Kasama mo pamilya mo. They actually kasi kayo sa restaurant. Yung bunny happiness. Happiness na yan, yung ganyan, yung mahal talaga memories, mahal yes. Talaga ang mahal talaga. Oo. Ang magagawin niyo yung pag-abroad or whatever, saka, kung nabibili yung mga bagay-bagay. Kanya-kanya na eh. Hindi naman tayo pare-parehas ng kaligayahan. Oo. Pero tingin ko, tingin ko naman, nasabi niya lang na ano, happiness is expensive kasi may panggasto siya. Hindi, siguro. Oo. Happiness can be expensive na sinasabi niya kasi luho na kung saan yes, saan magpunta. Yes, kung saan saan. Pero diba? Same happiness yun na kumakain kayo sabay ng pamilya mo. Actually kasi luho na yun. Ano, bibiro. Oo, oh, yun luho na yun eh. Luho na yun. Tama naman, pero happiness pero pa rin. Pero isipin nila, diba? Happiness pa rin doon. Diba? Yung development ng tayo as a people, as yung mundo natin. Dati, isipin mo, walang technology, walang building, walang kotse, wala lahat. Ano ang happiness dati ng mga tao? Yo, simple. Hindi. Sabihin mo na lang muna natin yung mga bata. Uh-huh. Di ba? Makapaglaro lang sa kalsada ng pating tero. Masaya na. Ano, masaya na. Kahit nga brand out eh. Oo. Masaya na sila yan. Eh ako, kahit mag-isa ako sa kwarto, masaya ako eh. Nice. Iba naman ginagawa mo sa kwarto. Siyempre, masaya ako kasi at least safe ako nakauwi sa bahay. Yun. Diba? Yun yung ano kaya, diba? Yun yung ibig ko sabihin na kanya-kanya tayo ng kaligayahan. Uh-huh. Hindi mo kailangan lagi bumili, hindi mo kailangan lagi gumastos para sa kaligayahan. Yes. Kasi ang sabi lang naman to talaga, sabi lang din naman niya, money can buy happiness. Yes, yes. Sabi niya, oo, yun lang naman sinabi niya, pero hindi naman niya sinabi na lahat ng kaligayahan, mabibili. Mabibili. Kaya mong bilhin. Tama. Meron pa rin yung may point pa rin siya. Yung sa akin lang kasi, di ba, sige. Hindi naman 100% nasabihin natin, okay, money can buy happiness. Di ba? Pero hindi lahat ng tao kaya mong mabili ang kaligayahan. Yes. Oh. Ito pa. Kaya the way na dineliver niya kasi yung salita, parang medyo, yun nga, katulad din namin yun, EI, medyo arrogante. Kaya siguro, maraming nayabangan sa kanya, ano, pero sa isang is, banda, may point siya. May point naman. Kaya iisip ko nga minsan eh, sino kayang hayop ang nag-groom dito para maging ganun na siya? Kasi hindi, eto ah, tatapating ko na kayo, etong si Josh Mojica is from Cavite, Mendez, malapit to sa Tagaytay. Balita, na yung nag-i-start, talagang okay si Josh. Lahat ng good things maririnig mo. Yung nag-hit na siya ng ganito, nag-iba, nag-transition siya in everything. Ang balita, allegedly, nag-iba daw ugali. Which is, I don't know kung ano yung mga iba. Bad side na sinabi. Kasi ayoko nang iputaw pa dun eh. Kasi may tatopic, pang ilang topic. Ilang ano pa ba natin? Konti na lang. Hindi, pero siya pa rin. Siya pa rin. Kasi, di ba, nung napanood naman natin siya sa... Ako, napanood niyo ba sa Jessica Soho niya? Yes. Di ba? Parang bait-bait ng dating nga lang niya. Siguro, depende siguro sa nagtatanong, sa kausap, kung paano siya, kung paano yung the way na magsalita siya, makipag-usap siya. Yes. Siguro, depende sa kausap kung... paano siya magsalita. Yeah. Kung paano siya mag-react. Kung sinasabi, alleged din na may nagbago sa ugali nila. Eh, hindi natin magsisisi. Kasi from wala, nagkaroon ko eh. Siyempre. Di ba?
Yun lang yung sa akin. Oh, tama. Yeah. Well, hindi ko naman natin siya binabashore or anything. Kanya-kanya kasi tayong mindset and everything. Oo, masarap talaga pag may pera ka dahil lahat, di ba, mabibili, pag may sakit yung ano mo, makakabili ka ng gamot na wala kang pinaproblema sa nahuhugot ng pera and everything. Yeah, makakapag-provide ako, di ba, gusto kong, ano, yung mother ko, tumatanda na, syempre, I want to spend time with her. Yun, gusto kong dalhin siya sa ganito, ganyan-ganyan, together with her para makabuild up ng memories bago siya mawala dito sa atin, di ba? Para at least, meron kayo na pagkukwento, si mama naranasan ito, si mama nadala ko dito, si papa, nabigyan ko ng ganito. Yes, you can buy, totoo, happiness yung ganun. Pero, after nun, nawala na lahat, yung happiness na yun, may iiwan mo na. Totoo. Tsaka ano lang yan eh, ganito rin yan eh. Kung lahat yung happiness mo ba, eh happiness din ng pamilya mo. Depende sa tao. Diba? Baka, kasi, siguro, happiness nila na yung anak nila naging successful. Oh, yun. Happiness na yun. Masaya happiness, na yun. Yes. Pero syempre, ang happiness ng magulang, una-una, bakit ka pinag-aral simula ng bata? Makapagtapos. Para makapagtapos. May nagko-comment sa'yo, sabi siya, ang yabang mo. Kagaya niyan, di ba? May yabang mo naman. Dapat ganito ka na lang, dapat ganyan ka. Ba't na ikaw yung nandito? Sige nga, yun na lang sagot ko eh. Ba't wala kayo dito? Ba't kailangan ko pang magsalita? So, we have to speak up. Yun ang isa sa pinaka nakita kong dapat maging purpose ko sa life. Na kapag oras na para magsalita, magsasalita ako. Tama. Tama siya. Kaya lang kasi, yung sinasabi niya na ba't ikaw wala dito, kasi ikaw yung sinwerte. Mm-hmm. Diba? Sila, baka tinry nila, hindi nila naging panahon. Or pero baka, sa tingin mo, hindi lang naman siguro, hindi lang naman siguro siya sinwerte. Kasi na siguro, nagsikap din talaga siya. Oh, para sikap, sikap talaga. Kaya lang, yun nga, nalusutan niya yung... Nalusutan niya, kumbaga, nakuha niya yung, kumbaga sa... may problem solving, nakuha niya yung sagot. So, yun nga, kanya-kanya kasing ano yan eh, naging linya nila. I understand yung gusto mong parating na you want to influence everybody na to be like you. Not to be like you, na how to be like you. Hindi namang makamit yung katulad mo. At least, to the nearest point na guminhawa rin yung buhay nila. Diba? Naging ano kay inspiration ng dating. Pero sana lang, huwag mo nang ipamukha sa mga new generations na gustong makapag-aral na dumiskarte na lang. Kasi actually kahit anong balibalik na dati, kailangan pa rin natin ng education. Well, uy, iba ang diploma sa diskarte, ha? Yes, so, I know. Iba yun, ha? Baka mindset ng mga tao dyan. Ito, ha? Ito, pare, ha? Yung mga ibang hindi nakapagtapos. Diba? Ibang diskarte ginagawa. Ano? Yes. Ano? Tanungin niyo ako. No. Ano ba? Tanungin niyo, ano? Ano? May punta na, eh. Mupunta sa rekto para magpabili, para bumili, magpagawa ng diploma. Oh, so, kailangan pa rin ng diploma. Pandaraya ng diskarte. Illegal naman. Kaya nga sabi, diskarte, di ba? Abilidad. Oh, kasi may... Pasok yun sa diskarte at abilidad. Oo, kasi ano yan eh. Dalawa yan eh. Diskarte, abilidad. Dalawa. Diskarte, yes, pero ibig sabihin, merong maganda, merong mabuti, merong masama. Yun lang yun eh. Yung kay Josh, ginamit niya sa mabuti. Sa mabuti. Yes. Mabuting diskarte. Oh, tapos di ba nasabi ko sa inyo kanina, kasi ang pinoproblema talaga ni Josh yung customer niya. Sabi ko nga sa isip ko, ang isang step lang ang pwedeng gawin ni Josh, ano eh, yung lumabas na ng bansa eh. Alam ko mayroon parang napanood ko siya. Meron na siya eh, alam ko eh. Yun nga, iniisip ko pa lang kasi lately lang kasi ako nakakakuha ng update sa kanya. Ito na ang update. Saan manggagaling yung kambong mo? Dito sa Pilipinas. Oh. Eh di syempre shipment. Gasos yun, di ba? Pero bakit siguro... Bakit Dubai? Mayayaman mga tao sa Dubai. Hindi, pero... Kaya, oh, tama, sabay. Pero siguro, kaya niyang afford. Gumawa ng kampong na dun sa Dubai mismo. Hindi naman siguro, kasi artificial island nga. Bakit hindi siya magpagawa ng... siguro, magpapagawa sila ng artificial river. Kasi parang Dubai, na-purkang kong lang ang laman. Oo, di ba?
Doon lang sila magtatay ng... Hindi, kasi, di ba, alam naman natin, uso na ngayon yung, ano, yung greenhouse, tapos yung water planting. Ayun nga, yung ibig sabihin. Kaya nga, magagawa ka ng sarili mong pond. Kasi ang pangkong, pare, saglit. Maraming tubig ang kailangan yan, sa tubig talaga, hindi naman sa lupa. Ewan ko lang kung meron sa lupa yan. Wala din, tubig lang yan. Do, tubig lang yan. Uh-huh. Duda, may napanood akong palabas noon, which is Thailand siguro yung palabas na yon. Parang ganun yung istorya sa kanya. Bata din siya nag-start. Yung ano yun, seaweeds. Oo, seaweeds. Mm-hmm. Oo, ganun. Ganun time din. Movie. Time movie, yeah. Yes. Napanood ko. Actually, parehas ng istorya niya. Yeah, yung pagpaksak niya. O yung, maraming business din ang pinasukan. Oo, maraming business pinasukan, bumagsak. Although, tinigil niya yung pag-aaral niya kasi gusto niya mag full-time job sa mga naisip niya na business. So, ayun ang nangyari. Sobrang dami ring hirap ang naranasan niya. Hanggang sa nagsinungaling na siya sa parents niya na kunyari nag-aaral siya. Tapos yung binigay na pera ng daddy niya, pinang-business niya lang pala. Pero nalugi lahat yun. Actually, pag ganyan, may business ka. Kasi ako, actually, nag-business ako eh. Aminado ako, it's not easy. Ang hirap. Sobra. Hindi madali mag-negosyo. Hindi madali mag-negosyo. Kahirap talaga. Bumaksak yun, naganap akong iba. Nag-fail. Kumita ng konti, nag-fail ulit. Mm-hmm. Pero sabi ko sa sarili ko, I'm not gonna stop. It's not gonna stop here. I'm gonna still move on. And alam ko kasi, makakahit din ako ng tamang spot para sa akin. Yes. Sabay-sabay tayong aangat. Yeah, baby. Kala ko kung ano yung sasabihin mo. Tagal eh. Siyempre, ang bigat na kayo ganito kamay nyo. Siyempre, mabigat yung angat yan. Binabenta na ho namin to. Murong-murong ng kompat. Per kilo. Okay. Ito, last to. Ito ko lang sa inyo. Si Josh pa rin yan? Yes. Josh, okay. Before and after. Okay. Okay. Kasi, baka naman, Josh. Isa pa siya na pabash. Yung kanyang pananamit. Dati. Oh, kasi may isa akong nadaan na vlog na ngayon daw kung makadamit siya, parang mafia. Diba? Parang ang dating kasi is hindi naman masama na i-enhance mo yung sarili mo. Yes, i-upgrade mo yung sarili mo. Which is... To look good and nice. Diba? Siyempre. Kaya lang kasi minsan... Over na. Sa iba dating, over na daw. Isa iisipin mo din, putya, ang kainit dito sa Pilipinas. Okay lang kung you're gonna attend sa isang hotel ng convention or mag-seminar or mag-motivate ka ng ibang tao. Pero sabihin natin, I don't know, baka kasi yun lang talaga yung ano niya, how yung gusto niya i-deliver yung sarili niya sa tao na you can be like me, like this, you can be like this also. Alam mo yun, kasi pangit yung maging crowd mentality ko eh. Oo. Hindi, totoo. Kasi ang problema rin, isa pa dito sa Pilipinas, hindi crowd mentality eh. You cannot please everybody. Kasi sa parehas nangyari. Oo. Sa parehas niya nakuha yung pag-angat niya. Hindi yung sa panglalamang, yes, sa illegal, o ano. Diba? Yun yung magagandang, yung mga hinahanaan. Parang naisip ko tuloy yan eh. Yung sinabi na, may kasabihan na ano eh. Yung sinabi, katulad na sinabi mo, don't envy the rich people who do bad things. Ang pagbalaki mo yung tsaka yung maging proud ka yung tao na yumaman na gumawa ng tama. Yes. So yeah, katulad niyan. So yun, hanggang dito na lang tayo. Kapinas, hanggang dito na lang yung pag-uusap namin. So maraming salamat. Don't forget to like, follow, and comment and share this video. At lalong-lalo na, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Yes! So, Kapinas, ito ang G-Session. What's up, Pinas? And thanks for watching! Peace! Peace, y'all!